na walang ka talaga ng paniniwala sa pag-ibig? Pag-ibig? Oo. Nung dumating si Katie, wala talaga. Sin 8 years, ayoko talaga mag-boyfriend. Ayokong mag-date, wala, anything. Work lang. Pero hindi nangangahulugan na nawala yung iyong paniniwala. Ayaw mo lang. Hindi. Sabi ko, pag age ko ng 35, 34, kailangan meron na. Okay. At nangyari yun? Nangyari yun. Okay. Yes. Ikumpara mo nga si Katrina noon at ngayon. Wiser, ah? Stronger. Wiser. Tama naman. Oo. Sabi mo nga kanina, survivor, as Starstruck would say. Kumusta ka bilang ina? Kumusta ako bilang ina? Medyo, kasi nga sabi ko sa iyo dito, wala ako masyadong time before kasi talagang nagtatrabaho ako for Katie eh. Ang gastos, may ASD, may mga andaming therapies eh. Tapos, mahal ng school. Tapos, so work lang. Wala ako masyadong time. So, ito, ngayon pa lang ako nag-boost ng time. Nung nag-9 lang siya, di ba, 8, 9, 10, kaka-start ko pa lang. So, medyo nahihirapan. Minsan, umiiyak ako, ganyan. Tulungan ako pa, kay Katie, ganyan. Pero, happy ako yung nga sa school. Ang laki-laki sobra ng growth niya. Gaano kahalaga ang papel ng lola, ng yaya, ng mama sa pagpapalaki mo sa iyong anak? Gaano kahalaga? Gaano kalaki yung participation nila? Lola, kasi hindi na po niya naabutan. Hindi na naabutan. Yung mama ko po, kapag wala, pag nasa shoot ako, nandun siya sa mama ko. Okay. Pag wala, nasa akin lang po talaga. In the context of pagpapalaki, meron ka bang ginagamit na estilo na ginawa ng mama sa'yo na ina-apply mo ngayon kay Katie? Actually, parang kagaya ako ng nanay ko. Sobrang strict, sobrang protective. Pero, yun, tama. Huwag ka nang salita ka. Char! Yan, so, ganun yung mama ko sa akin. Sobrang strict, sobrang protective. At ganun ako sa anak ko ngayon. Pero open kayo. Nag-uusap kayo ng anak mo. Yes, oo. Kasi kami ng mama ko, like sinasabi ko naman before, hindi kami masyadong close ng mama ko. Hindi kami nag-uusap, ganyan. Kaya ngayon, ina-apply ko sa anak ko na kailangan mag-usap kami. Kung mapagalitan ko man siya, kausapin ko siya na malumanay. Hindi pwedeng sigaw. Kasi mas pipiliin ng anak kong kausapin yung iba kaysa ako. Gusto ko ako. Oh, and you're taking that from experience. Yes. I mean, ito naman yung nakaraan na. Yes. Oh, kumusta ang relasyon niya sa kanyang ama? Matanong si Katie? Lagi po silang, pag may time, tatawagan ni Katie. Pag namimiss niya yung si papa Chris. Niya, tinatawagan niya. Pag nasa Manila ako, tatawagan ko si Chris, nandito ako sa Manila, tapos yun, susunduin niya yung anak niya, pahiramin niya, pinapahiram ko naman po. Kumusta yung relasyon ninyo ni Chris? Okay as parents? Mas okay kami. mas okay kami as friends. Mas okay, mas nagtutulungan kami dalawa. Oo. I mean, sa lahat ng bagay? Sa lahat ng bagay. That's very good. Oo. Tapos, anong sinasabi ng, I would like to assume, because you're not single, you have a boyfriend. Yes. Walang, anong dynamics ni Katie, your boyfriend, and Chris? Si Chris kasi yun, by calls, tapos pag nandito lang ako, mas more on kasama niya yung boyfriend ko eh. Yung boyfriend ko yung mas nag-guide sa akin para alagaan yung anak ko. Siya yung mas nagtuturo sa akin kasi stubborn ako, di ba? Okay. Stubborn din yun ako. So, medyo mahirap kami yung dalawa. So, minsan, nawawalan ako ng pasensya minsan. So, siya yung mas kalmado. So, tinutulungan niya ako talaga. Yung pagiging stubborn yan ang hindi na bago? Yung sabi mo kanina, yung pagiging stubborn, yung... Hindi naman. Hindi naman super stubborn. Mahiyain nga ako, mabait naman din ako. Pero okay. May katigasan din ng ulo. Minsan nang hirap mag-ano sa anak ko eh. Di ba, paras kayong stubborn, di ba? Hirap. So, minsan nawawala na akong pasensya. Yung boyfriend ko, siya yung kalmado magsalita. Uh-oh. Siya yung mag-uusap. Siya yung mag-uusap sa ako. Kausapin ako, kausapin niya yung anak ko, ganun. Kat, ngayon, ano ang alam mo tungkol sa pag-iibig na sigurado ka? Nasigurado ako. Ako gusto ko kasi companion eh. Tita Boy, yun talaga yung hinanap ko nung 8 years na sinabi ko na magbo-boyfriend ako. Gusto ko hanapin yung makakasundo ko, yung parang kaibigan ko, yung makakasama ko hanggang pagtanda ko, yung companion, ganyan. Ang dami mong nakasalubong sa buhay mo. But there was this lady na at your lowest point nakatulong sa inyo, Nanay Feli? Mama Feli, opo. Kumusta na kayo ngayon? Okay naman. Ang bait niya, ha? When I was reading that story? Yeah, opo. Actually, kasi yung lola ko nagkasakit noon, tapos wala talaga, wala akong show, tapos wala akong pera, tapos yung bahay ko, kabibili ko lang. Sabi ko, hindi ko pa naman siya nababayaran, sabi ko kung pwedeng
hihiram ako ng pera pero ibibigay ko sa kanya yung mga yung kunyari ko ano yung papers na hawak ko or ganyan sa bahay ko, ibibigay ko na sa kanya, uwi na ako ng Palawan. So sabi niya, hindi na. Sabi niya, wag na, ibibigay ko na lang sa iyo to, tapos kung kailan ka na lang meron, tsaka mo na lang bayaran. Tapos bukod pa doon, binigyan pa niya ako ng pera na first time ko lang may experience na binibigyan kasi never po ako humihingi ng tulong. Never ako magsasabi sa inyo may problema ako. Kung problema ko, problema ko. Hindi ako magsasabi na may problema ako. Inabutan niya ako ng envelope, tapos first time ko, sige, oh, shit. Okay, go. Tapos pagtingin ko, 200? Pero mayroon akong kailangan bayaran kinabukasan nun, ha? Tito Boy. Marami talagang mababait na taong kasalubong mo. Si Lord yun. Yeah. Instrument, di ba? Binigay niya yung instrument sa akin, si Mama Feli. May pabayaran ako, wala akong sinasabing may kailangan akong pera, wala akong hiningan kahit sino, nanay ko, whatever. Dumating yung pera sa akin. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ganun.